Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito, it's me, Camille Precious. For today's video guys, is ang makakasama muna natin ay si Batanggenya Camille. Kasi meron daw siyang gustong ikwento sa inyo. So without any further ado, let's call her in 5, 4, 3, 2, 1. Ulit kayo, ay di yun nga, ako muna inyong makakasama ngayon. Ha, gawa ako yung merong gustong ikwento sa inyo. Wow. Ano naman itong pula ang sandaan. Kaya lamang ho, ay naisip ko hindi ka kayo masyadong makaka-relate kapag ka, mayroon kayong mga hindi alam na Batangas words na aking mababanggit. Ay di garinin na lamang ko. Pagka nabanggit ko yung mga Batangas words na yun, na i-define ko na lang din ho, ano, para tayo magkaintindihan. Ay di, alin na nga ho, ang kwento ko. Noong isang linggo, ako yung nagpunta sa birthday han. 9th birthday iyon. Eh, doon sa handaan na iyon, eh may ibang bisita na hindi taga rin sa Batangas. Hindi ko lagala ang humaintindihan kung yung guy taga ibang probinsya o taga Maynila. Maalin lang naman ho doon. Ay, kawan siya. Pansin ko ga ano, yung parang banas na banas. Eh, panay ang punas eh, ng pawis. Ayun pala, napansin din ni tita. Si tita ho, yun yung ano, yung gang may pa-birthday, gawa yung anak niya ang may 9th birthday. Ay sabi sa kanya eh, Ining, ikaw kaya dun sa terrace at mahangin-hangin, gawa ikaw gay, binabanas di yan. Itang nang gayon. Ay di nag-smile lamang si ate. Maya-maya, ilang minuto, ay gayon na naman, panay na naman ang punas sa mga liig, sa mukha, ay tulo naman eh, ang pawis, panay ang paypay na gayon. Ay napansin ulit ng tita. Sabi eh, Ining, dun ka na lang talaga, dun sa ano, dun sa terrace at dun gay mahangin nga, fresh ang hangin doon, din iwal ang hangin, ikaw eh, binabanas eh, alam ko, ay nag-smile na naman si ate. Ay ako'y nakialam na, dahil kita ko eh, siya irritable, sabi ko eh, ate, binabanas ka gaho. Ay nagtanong sa akin, sabi sa akin, Ining, ano yung binabanas? Kanina pa yung binabanggit eh, binabanggit ng tita. Sabi ko eh, ay siya, ang binabanas ho ay ibig sabihin kayo gay naiinitan o kaya kayo ay pinagpapawisan. Yan ho ang sinasabi ng tita. Ay di siya yung nagaya pa teris. Gawain kanina pa palang banas na banas o init na init. Iyo, hindi lang naintindihan ang gustong iparating ng tita. Ay di yung kami nasa teris. Maya-maya gaho, abagay tinapansin ko eh. Patingin-tingin sa mga tao, parang ho siya nagtataka. Sabi ko eh, ate, bakit ho? Abay nagtanong sa akin, bakit daw ang daming bisita, panay daw ho ang dating, eh, non-stop eh, ang pagdating ng bisita, bago yung mga naalis ng bisita, mga nakakain ha, ay yung mga dalang supot, may mga take out. Ay di ako'y napatawalaang, sabi ko eh, ay sadya naman ho din yung garne sa Batangas pag may handaan. Ay, imbitado ko talaga ang buong barangay. Bago sa dyan may pa-take out at ganyan ho ka-generous ang mga Batanggen nyo. Wow! Hindi siya tuwan-tuwa. Ay, na-share niya eh, sa kanila daw. May invite, may invitation siya na in-attendan. Parang birthday din yata iyon. Ay, 150 packs lang daw. Pag daw lumabis, ay nako, hindi ka na daw makakapasok. Ay, bawal din ho doon daw ang take out. Kailangan doon mo kakainin. Ay di kami tawa lang kaming maigi. Maya-maya, abay, at titay na sigaw. Sabi eh, anak, eh kung ngayon pumarli muna at bumili ka ng coke, dadating na daw mga taga Laguna. Ay di yung bata naman, ikaripas na. Ibig sabihin ho ng karipas ay dali-dali, dali-daling pagtakbo, kaya pagpunta. Di pinabili ng coke. Ang bilin-bilin ng titay, ay ha, dadalian mo ha, at in 5 minutes, ay nakoy, nakariya na ang mga taga Laguna. Ay di yung bata nga nang may nagmamadali, ay sa pagmamadali ay talipa ang tsinelas. Ang ibig sabihin ho ng talipa ay baliktad ga ang pagsuot. Yung gang left ay nasa right, bago ang right ay nasa left. Ay hindi na nga napansin, gawa ng dali-dali siya eh. Ay hindi ko naman inaalis ang aking tingin dun sa bata, gawa ng baka ito yung mabangga pagliban. Ang pagliban ho, yun yung pagtatawid ng karsada. Ay maigi naman ho yung hindi naman at safe naman ho siya na nakarating at nakabili ng coke.
idea. Ikaw muna, medyo nagtagal pa doon sa birthday na iyon. Eh, pero alam niya gahaw. Ay, merong gahong batang malikot. Naku, pauli-uli. Ang pauli-uli ho, ang ibig sabihin nun, yung paikot-ikot ga, palakad-lakad, yung malikot na batang iyon, ay may dalang coke. Ay, naku, yun na nga. Maya-maya ay nagdagasa. Naku! Ang nagdagasa ho ay yun yung ano, yung nadapa. Ay, nung magdagasa, palibasin may hawak na coke, ay di damusak. Nagdamusak yung bata. Ang ibig sabihin ho ng damusak ay nagkalat. Ay, yung ganman ho may nagdagasa bago may hawak na coke at natapo. Ay, di damusak nga. Ay, hindi naman, ano, hinayaan na lang naman ni tita, gawang bata naman iyon, at saka bisita, alam nga namang pagalitan mo sa harap ng kanyang ina, diga. At yung ginawa niya, inimis na lamang niya. Ang inimis ho, yun yung nilinis, pinunasan, para maging malinis nga. Yun. Ay, kuwan, maya-maya, napansin nung ni ate na aking katabi, yung aking kinukwento na hindi taga Batangas, sabi niya eh, naku, makapag-retouch muna kasi oily na yung face ko, tsaka mamaya uuwi na ako. Ay di pulbo siya, pulbo. Makatapos siya ng pulbo eh. Napatingin sa kanya yung matanda, yung ale na kasama namin sa table. Ay di ko rin naman kilala. Sabi sa kanya eh, ipinuna siya, sabi, ining, ikaw ay burabo. Ay nagulat si ate, sabi niya, po, arabo? Sinong arabo? Ay di nagtawa ng kami, naku, hagalpak na sa pagtawa. Ang hagalpak ho ay yung malakas gana pagtawa. Hagalpak na. Sabi nung ali, ineng, burabo, hindi arabo. Ay di, ano, napatawa na naman si ate. Parang siya, yung parang akong nahihiya na sa sarili. Ay nagtanong siya, sabi niya, ano po yung burabo? Ay di, sabi nung ali, ineng, pagka ko yung sinabihan ng burabo, ibig sabihin nun, eh, ikaw ay ano, lampas-lampas ang pulbo, hindi ayos o labis-labis. Ay di siya ano, nakahinga ng maluag, sabi niya ay, yun po pala. Ay di kami tatawanan, kami mga bungis-ngis na bungis-ngis. Ah, bungis-ngis ho, yun yung ano, yung tawang-tawa, yung yan, kitang-kita ang ngipin, yung sayang-saya. Sabi niya ay, naku, ang saya naman pala dito sa Batangas, ang dami kong nalaman ng mga bagong salita. Ay di kami, tuloy-tuloy ang kwento, tuloy ang pagtawa. Bago siya magpapaalam na daw, siya di aalis na at gagabihin na nga pagpunta ng Laguna. Bago sabi eh, sabi ka naman niya, sa susunod daw niyang pagpunta sa birthdayhan din sa Batangas, ay magdadala na daw siya ng eco bag. Yung eco bag ha ng SM para daw pag uwi ay may take out. Ay di kami hagal pa ka na naman sa pagtawa. Ay kasaya-saya. Ayun, ay di yun nga, akin lamang kung naikwento nga yung buong nangyari sa handaan na iyon. Gawang hindi napaka-memorable ho. Ay di paano, ay tapos ko na aking kwento, ay di ako yung magsuswitch muna ulit. Na-enjoy mo ba ang kwento ni Batanggenya Camille? Kung oo at meron kang ibang mga comments or thoughts na gustong i-share, kindly comment it down below. At kung bago ka pa lang sa channel ko, hello, please click like, subscribe, and pati yung bell button para updated ka sa mga susunod kong vlogs. But for now, guys, is isa-shoutout ko muna si Nick Custodio. Hi, Nick Custodio! And guys, nga pala, meron akong package na dumating kanina. Eto siya. Yan. Oh. JNT Express yung nagdala eh. Sana, nung dumating yung package na to, sa naalala ko, is wala naman akong in-order, but only to found out na ito pala isa sa mga libreng padala sa atin. So, ngayon is i-unbox natin siya sa harap nyo para sabay-sabay nating makita kung ano ba ang laman ng package na ito. So, yun guys, open na natin siya. Nakasealed siya eh. Teka lang. Kapurol pala yung bunting. Wala rin po akong idea kung anong laman pa nito. So, let's see na lang. Mahirap siyang buksan. Yan. Meron pa ulit siyang ano. Meron pa ulit siyang isang
bang tawag dito? Basta yung ano, nalagyan ng parcel. So, sobrang ano niya, sobrang safe talaga niya. Open ko din to para makita natin syempre kung ano yung nasa loob. Guys, yung ilan sa ito na yung laman ng package. Yan. Ito at ito, naka-bubble wrap pa siya. So, i-unbubble wrap natin siya. Super ano niya ha, super sealed. Ano kaya ito? Hirap buksan. Hirap buksan pag mapuro yung meeting. Next time pag mag-unbox ako, mag-i-invest na ako sa gunting. Oh. Pa, alam ko na siya. Papakita ko siya isa-isa, wait lang. Tapusin ko lang yung pag-unbox para sabay-sabay ko siyang i-flash dyan sa camera. Ilan sa mga products. Actually, galing pala siya kay Encora. Thank you, Encora, for sending me this. So, yung una nating products, meron tayong bentonite charcoal snail mask. Yan. Ayan siya. Next is, meron din tayong Mestiza Insta White Lotion. Meron din tayong Kojic facial foam. And we have here dalawang soap. Yung isa is yung Extreme Black Action Charcoal. And the other one is Advanced Whitening Extreme, Advanced Extreme Whitening Soap. So sobrang daming pinadala ni Encora. Thank you, Encora, for sending me all of this. So ngayon, isita-try ko muna siya sa loob ng 1 week. And then, I will be doing a review of these products after a week. So abangan nyo po yung upload ko ng pag-review ko sa mga products na ito. Wow! Again, guys, I hope you enjoy my video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!